Maagang nagtipon-tipon itong Webe sa San Antonio National High School sa Iriga City, ang nasa 82 benepisyaryo ng relief goods mula sa Department of Interior and Local Government. Kabilang sila sa may totally damaged houses sa Barangay San Antonio, bunsod ng Bagyong Rolly. Isa sa mga napagkalooban ng tulong ang 49 anyos na si Evelyn Sarmiento. Natuklam hindi lang ang bubong ng kanilang bahay, kundi pati na rin ang mga dingding nito. Kaya naman, napilitan silang gumawa ng pansamantalang matutulugan. Kasama niyang natutulog sa maliit na silid na ito ang kanyang 5 anak. Nakatanggap na rin siya ng 3 yero mula sa pribadong grupo. Dakilang tabang na di mamukha na mo, tagpo na kami panasak na. Paano po? Sa, minsan, uda man kami mambugas na ko, uda man ako pinukuanan. Ang mga igin ko, uda man trabaho. Nag-i-eskwela nga ni, nagmumodule sa nasira sa dingwan. Kung ano-ano po, ma'am, na nakalaboran. Maliban sa 5 kilong bigas, mga dilata, kape, noodles, biskwit, face mask, malong at maiinom na tubig, may kasama ring tigsa 10 metrong trapal ang kada benepisyaryo. Nagkaroon na po kami ng relief after po ng Typhoon Rolly. Ano po, yung sa LGU, sa DSWD region, so nakapagbigay na po kami dito sa barangay. So far, pang 3 po na assistance pong na i-extend po dito sa barangay San Antonio. Salamat po at kami binigyan ng biyayang napakarami. Salamat po. Nabigyan rin ng parehong relief goods ang 50 benepisyaryo mula naman sa Barangay Santo Niño. Sa bawat pagbibigay ng ayuda, sinisiguro rin ang mga kawani ng CSWD na nasusunod ang physical distancing, lalo pat nariyan pa rin ang banta ng pandemya.